Hi guys, good morning. Today's video magluluto na naman po tayo kasi tanghalian na. So ang lulutuin po natin is ginatang kalabasa at sitaw. Okay? So ayan guys, simple lang 'to kasi lutong bahay natin 'to. Ayan, nahiwa ko na siya. Ito yung ating kakailanganin. Kalabasa, sitaw, tapos ito po yung gagamitin kong panggata, tapos mayroon tayong hiniwang luya, bawang, sibuyas, at ito po yung magiging kare natin. Ganyan lang siya, hindi ko na siya balik kasi ano to chicken drumstick, so ganyan na lang siya para may mga ngat-ngat pag kakain na. So start na tayo. I-check natin. Ayan. So, bali, pinakuluan ko muna yung manok para maluto siya. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating gulay. Sasabay na natin yan siya kasi halos ano lang naman yan. Sabay na maluluto. So, ayan. Tapos, ilalagay na natin yung ating gata. Siyempre, mawawala sa atin ang pepper. Yeah, I love pepper pa ng buluto. So, nalagyan natin siya ng pepper. Yeah. Additional pampalasa yung kasi. So, hayaan lang natin yan siya maluto. Ako rin na medyo na paraming sa toko kanina ay tubig. Dapat hindi ganun kadami. Okay lang yan. So, ayan. Ayan lang muna natin yan siyang maluto. So, hinaan natin yung apoy.
dito yung gata sa gulay. Okay, check po natin at siya ay pulong-pulo na. Check natin yung gulay natin kung ito na. Check natin kahit di ba papunta sa ilalim. Okay, ang sarap na ng lasa. Para sa akin tama na yun. Pero maya-mayan pa ang konti kasi parang hindi ako pa yung masitaw. So ayan na guys, ang ating finish ginatang kalabasa with sitaw. Ayan. Ayan. So ito po yung lunch ko. Ayan. So kakain po tayo. Ititikman natin. So ayan guys, titikman natin yung niluto nating kalabasa. Kasi ito yung lunch ko. Wait, ayusin ko kayo. Yes. Ayan. O yan. Tikman natin yung sabaw. Ito yung lunch ko. Sabaw niya. Yung gata niya. Hmm. Good. Then yung sitaw. Hmm. Malambot na siya. Ang sarap niya guys. Tapos yung kalabasa. Hmm. Perfect. Tapos yung manok. Pero mainit. Tingnan natin kung naluto talaga siya. Mmm! Perfect. Ang sarap niya doon. Kita nyo, yung kalabasa, may balat pa. Di ba sa atin tinatanggal yung balat? Mula nung nag-abroad ako sa Taiwan, and then dito, kasi Taiwan, hindi tinatanggal ang balat ng kalabasa kapag niluluto at kinakain din nila rin yun. So, nasanay na po ako ng ganun. So, every time po na magluluto ako, hindi ko na siya tinatanggal. Basta huhugasan mo lang siya maigi. Minsan nga, binabrush pa siya ng Scotch Brite. Kasi di ba yung kalabasa, minsan may mga buo-buo na marumi. May mga lupa-lupa yan. Talagang malinis na malinis, babrushin mo pa siya ng Scotch Brite yan. Para pag niluto mo siya, syempre malinis, makakain yung balat. At saka kasi, na-observan ko na ang kalabasa nila is different sa ating kalabasa na napakatigas, sa kanila hindi, malambot. So ayan, kakainin natin yung kalabasa na may perfect yung luto ko ngayon. Okay guys, kakain muna ako ng lunch ko. Yan ang aking lunch kasi hindi po ako kumakain ng kanin. Bihirang-bihira po. Once a week lang ako kumakain kanin. O yan. Thank you for watching guys sa ating cooking video natin for today. So thank you. Salamat sa laging panonood sa aking video. At kung bago ka po sa aking channel, please like and subscribe. Pakidami na rin po yung click yung ating bell notification. Yan, para ma-notify po kayo kapag meron po ako mga video na i-upload. Thank you for watching guys. God bless. Last po tayo. Bye-bye.